Let me just show you an introduction that I always use. Lang-lang na po para dun sa hindi pa po nakago through sa levels 1 and 2. There are things in life we cannot afford to misunderstand. You know, may mga bagay na pagka na hindi natin maintindihan, medyo okay lang, we can even laugh about it. Pero merong ilang bagay, kagaya ng Biblia, friends, we cannot afford to misunderstand the Bible. Kailangan po accurate ang ating pag-intindi sa Biblia dahil nga po yung eternal destiny of people depends on our understanding of the Bible. I came across this story, you always use this. Ito pong isang old English woman na gusto pong bumisita sa Pilipinas, and she wanted to visit one of the mountain resorts in Baguio, at meron po mga mountain cottages doon. She saw the pictures in the internet, but there was one picture that was missing sa internet, and that's the picture of the WC. Now, sa London, yung WC po, yan po ay water closet, and that stands for comfort room sa atin. Yan po ay CR. Sa kanila po, WC ang tawag. And so, she wrote the hotel manager and asked him to describe to her the WC because she's kind of delicate. Kailangan po niya malaman kung ano po yung WC, yung condition ng CR dyan sa mga mountain resorts na yan. The hotel manager, when he got the inquiry, didn't know what WC stands for. Kaya ginawa niya, nagtanong siya sa isang local pastor. Sabi niya, "Pastor, ano nga po ba yung WC na to?" Taga London po kasi itong sumulat. And sabi ng pastor, "Ay, taga London. E ba yan WC? Palagay ko yan ay Wesleyan Church." I think she's asking about the Wesleyan Church. Kaya yung hotel manager wrote to this old English woman, sabi po niya, "Dear madam, I have the great pleasure to inform you that the WC is situated 9 miles from the cottage in the center of a beautiful grove of pine trees surrounded by beautiful scenery. It is capable of holding 250 people at a time and is open every Wednesday, Saturday, and Sunday. Some people like to take their lunches and make a day of it, especially on Sunday when there is a piano accompaniment." Okay na si Ariana. "It may interest you to know that my daughter met her husband and was married in the WC. A wealthy resident of the district recently erected a bell in our WC which rings every time a person enters. I will be happy to reserve a seat down front or near the door, whichever you prefer at your service, hotel manager." You can just imagine the shock on the face of this old English woman. A simple question, the WC. Friends, there are things in life we can afford to misunderstand. Okay lang po yan, matatawa lang tayo. But when it comes to the Bible, we cannot afford to misunderstand this. We need to be accurate in the way we study it, and we need to be adequate in the way we preach it. In fact, some of the most awful words Jesus Christ ever uttered, on Judgment Day, sabi niya, ganito mangyayari. Ang scenario, sabi niya, "Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?'" Wow! I mean, kung tayo ang titingin, bay, walang kaduda-duda sa isip pa nating Kristiyano yan. Biruin mo naman, he would prophesy in the name of Jesus, cast out demons, perform many miracles. Talagang walang kaduda-duda, Kristiyano to. But you know what? The most awful words, Jesus Christ said to them, "I never knew you, away from me, you evildoers." Now that would be the saddest day of one's life. All the while you thought you were serving God, nagsasakripisyo ka, yung pala mali ang pagkakaintindi mo sa salita ng Panginoon. In fact, the Lord Jesus Christ warned us that in the last days, and we are in the last days, sabi niya, "False Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect if that were possible." Ibig sabihin, dito po sa last days, ang pinaka-battle po natin ay deception. Kaya tayo pong mga pastor, tayo pong mga manggagawa ng Panginoon, we need to equip ourselves how to understand the Word of God accurately and then preach it adequately. Now, we want to avoid extremes. One extreme says, all we need is the Bible. We don't need that Holy Spirit anymore. You know, Biblia lang kailangan natin. Kumpleto ng Biblia. We don't need this Holy Spirit. That is one extreme. The other extreme says, all we need is the Holy Spirit. You know, we don't need this Bible. This Bible is old revelation. We need a fresh revelation from God. Holy Spirit lang kailangan natin. We don't need the Bible. Friends, those are two extremes. What we need today are Christians who are founded in the Scriptures, who are filled with the Spirit and founded in the Scriptures.
That's the kind of Christianity that we need today. Christians who are filled with the Spirit, but at the same time, founded in the Scriptures. We know that the Holy Spirit will not tell us anything that will contradict what He already revealed in the Bible. Kaya yan po yung klase ng balanse na kailangan natin. So again, welcome everyone to the Apollos Project. Ang ating pong slogan, equipping the saints in expounding the Scriptures. Now maybe some of you are asking, especially those who are here for the first time, saan nga ba hango yung pangalan na Apollos? Well, let me just say this very clearly. We have nothing to do with Apollo Kibuloy. Wala po tayong connection sa tao na yan. But here, the name Apollos is taken from Acts 18:24 to 26. I'd like for all of us to read this together. Sabay-sabay po tayo, all together. Dito po, Acts 18:24 to 26. Ready, read. A native of Alexandria. He had been instructed in the way of the Lord. Though he knew only the baptism of John. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Alright? Let's take note some of the things mentioned here by Dr. Luke. Unang-una na po itong husband and wife tandem. Ito po si Priscilla and Aquila. They went to Ephesus because they were kicked out of Rome. Lahat po ng mga Jews, pinatalsik po ni Emperor Claudius. And so they resettled in Rome, they resettled in Ephesus, where the Apostle Paul was planting a church at that time. Yung pong style ni Apostle Paul ng pagpa-plant ng church, yung pong kinopia nila, they would visit a synagogue, and then they would argue from scriptures that Jesus is the Christ. So one Sabbath morning, they were listening to a Jewish teacher by the name of Apollos. Abay, habang pinapakinggan nila, sabi nila, nako, you know, he's teaching what we ourselves are teaching. Pero the more they listen, sabi nila, teka muna, something is not right, something is amiss. Merong kakulangan ang turo ni Apollos. Now, before you think that Apollos is a lousy preacher, tingnan niyo po yung credentials niya. Unang-una, he's a native of Alexandria. Alexandria was a parang university belt at the time. Yan po yung nandito sa North Africa, sa Egypt. And then, nagpunta po siya dun sa Ephesus. At dito nga po sabi, he's a learned man. That means he is trained in Greek rhetoric. Magaling po siyang magsalita. And then combined with that, he had a thorough knowledge of the scriptures. Aba, biruin niyo. Magaling magsalita, tapos in-depth ang knowledge niya of the Old Testament. And then the way he spoke, sabi dito, he spoke with great fervor. Ibig sabihin, yung word na, by the way, yung word na fervor, it should be, it's to boil. Nag-change ata yung ano ko rito. Na it means to boil. Yung fervor, it means he's a fiery preacher. Abay talagang nagliliyab siya kapag siya ang nagpre-preach. Walang inaantok kapag si Apollos ang preacher. And in fact, he became a star preacher dun po sa Church of Corinth. Meron po siyang fans club doon. Abay tumatawag yung fans club niya, sino ba preacher bukas? Pag hindi si Apollos, hindi magsisimba. You know, meron siyang fans club doon. And then it says here, that he began to speak boldly in the synagogue. Walang takot, he would proclaim that Jesus indeed is the Messiah. Ang problema lang, tama yung kanyang pag-proclaim na Jesus is the Messiah. But it says here, he knew only the baptism of John. So meron pong kakulangan. Because we know John the Baptist died before the Lord Jesus Christ was crucified. John the Baptist died before Jesus Christ rose from the dead. John the Baptist died before the coming of the Holy Spirit. So you can just imagine preaching the gospel, Jesus as the Messiah, without the crucifixion, without the resurrection, and without Pentecost. So malaki pong kakulangan sa kanyang preaching. Kaya sabi ni Priscilla and Aquila, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Kaya dalawang teachers, isang estudyante si Apollos, kaya trinain po nila, ginawa nilang project. Kaya tawag natin dito the Apollos Project. And we want to highlight two words, how to train Christians to study the word accurately and how to help Christians preach the word adequately. All right? So yan pong accurately and adequately. So friends, there's a great need today to help Christians study accurately and preach adequately the word of God. So ito po yung Apollos Project, kaya po yung slogan natin, equipping the saints in expounding the scriptures. Ang ating lang pong goal dito is to help augment, yan lang po,
kahit papaano ay madagdagan. I'm not assuming na zero po yung ating accuracy or adequacy. Kahit papaano, by 4:30 this afternoon, ay nadagdagan po, na-augment yung ating accuracy and adequacy. Lalo-lalo po sa area ng accuracy, meron pong isang pastor one time, he was visiting one of his members. Tapos, nung binisita niya po, malaki po yung bahay, he was knocking at the door, but nobody opened the door. And so, he was kind of frustrated because he could hear some noise inside. Alam niya may tao sa loob, pero walang nagbukas. In his frustration, he wrote a verse of scripture. At doon po sa verse, ang kanyang sinulat, pinadikit niya po doon sa may pintuan, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me." Yan po ang paboritong verse ng mga pastors for visitation. Dahil po sabi dyan, "Eat with him." Natatiming po kasi ng hapunan yung visitation na yan. Alright? Makatipid man lang po ng konti sa budget. And so umuwi po yung pastor, kind of frustrated. But the following day, pagpunta po niya sa simbahan, abay, he saw the same piece of paper tucked on the church door, pero sa likod ng papel, sinulatan din ng member ng verse. Ang member nagsulat ng verse, sabi niya, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and so I hid." And so, may rason naman pala kung bakit hindi nabuksan yung pinto. Mga kapatid, you know what this tells us? An out-of-context pastor will always produce an out-of-context member. You know, kung paano po natin ginagamit yung mga talata sa Biblia, ganun din po yung matututunan ng mga members natin paggamit ng mga talatang yan. But not only in terms of accuracy, we want to help augment yung adequacy. Adequacy in preaching the word. Here's a statement. I'd like for all of us to read together. Tayo po lahat. Ready? Read. That's the mortal sin in preaching. When you bore people with the word of God. Sana po yung mga tao nagsisimba at hindi lang po natutulog sa simbahan kapag preaching na. Sometimes po kasi may mga pastors na may gift of healing. Talagang sa gift of healing nila, kahit may insomnia ka, pag nag-preach siya, napapatulog ka niya. Abay, talaga may gift of healing nga naman. But I love this statement by Haddon Robinson. Sabi po ni Haddon Robinson, "There are three types of preachers, those to whom you cannot listen, those to whom you can listen, and those to whom you must listen." Friends, I don't have to ask you which type of preacher you'd like to become part of. Lahat po tayo would like to become part of those preachers people must listen. But to be the best preachers that we can be requires time, it requires money, it requires effort. Abay, ilang oras din po kayo nakaupo dyan, the whole day today, about 6 hours. Abay, that's an effort. It requires time. Abay, you're using up your Saturday to come to this seminar. Malaking bagay po yan. That tells a lot about your priorities. Hindi po kayo nagpunta ng mall o nanood ng sine. You came here for this seminar and it takes money. Kung hindi pa po kayo nakaregister, puntan po kayo sa likod. Alright, so kailangan po natin yan. But praise God, the Apollos Project, equipping the saints in expounding the scriptures. Dito po sa seminar na to, we want to help how to develop the sermon, how to deliver the sermon. One deals with accuracy, the other deals with adequacy. Level 1 is hermeneutics, level 2 is exegesis, and then level 3 today is homiletics. Kagaya po nang nabanggit kanina, this is an offshoot of my doctoral studies, yung pong aking dissertation. 364 pages po yun, and then we tried to reduce it to about 100 pages sa manual po ng 3 levels. But yung title po ng dissertation is Pursuing Excellence in Preaching, a module on the development and delivery of expository sermons for Filipino preachers. So gusto po nating tulungan ang karamihan ng mga pastors, Filipino pastors, on how to preach expository sermons. Alright? So ito po ay conglomeration ng 97 books, 23 articles, and 2 teaching videos. I'm not really an original thinker. What I do is I try to read from different sources and then try to put them together, try to find a way how to present it in a way na mas madali pong masakyan ng Filipino na mindset. So I consider myself more as a dealer of second-hand thoughts. Diyan po sa manual niyo, hopefully na na-identify ko dyan yung mga sources kung saan po natin kinuha po itong mga tinuturo natin. But you know what? I found out hindi lang po ito pang-Pilipino. The Cubans are learning from it, the Nicaraguans are learning from it, the Kenyans and the Zambians.
lahat po sila ay nasasakyan naman po nila itong ating presentation. So praise God that again, we can have this kind of training. Now just to give you an overview, kung kayo po ay pupunta sa seminary, yung first level of training, nandiyan po yung biblical introduction, meron pong New Testament, Old Testament introduction, meron po yung biblical languages, you have to take Greek 1 hanggang Greek 4, and then Hebrew 1, pwedeng hanggang Hebrew 2 lang, o kaya hanggang Hebrew 4. And then of course, first year subject po parati ay hermeneutics. That's always a first level training, helping Christians the science and art of interpreting the Bible. Now, the second level of training, i-apply po yung tatlo na yan and then train you on how to exegete a passage. Biblical exegesis po, second level. The third level of training, you will be exposed to different subjects like systematic and biblical theology, church history, philosophy of religion and apologetics, and then a myriad of other subjects depending po sa inyong specialization. But friends, the desire of every seminary and Bible school is to produce Bible expositors. That's the desire of every seminary and Bible school, na makapag-produce po ng mga tao na talagang magtuturo ng salita ng Panginoon, Bible expositors. If you go through the three levels of Apollos Project, obviously three semesters po yan. Hermeneutics, one semester. Exegesis, one semester. Homiletics, that's another semester. Three semesters. Ito pong homiletics, 3 months na training po yan. And we're reducing it down to 6 hours. 6 hours po, equivalent ng one semester. Kaya kapatid, kapag nailip ka ng konti, one semester na yon kapatid. Kaya nasayang ang pagpunta mo rito. Kaya we'll try to be alert and we'll of course ask the Holy Spirit to help us. But yan po ang overall na training na Apollos Project. Nag-o-offer na po tayo ng level 4, which is a preaching clinic. And this is the actual preaching na po to siya. We will assign to you a passage and then evaluate and then how to preach an expositor sermon. Alright? Some of the countries sa Middle East, they're requesting already ito pong preaching clinic po. Alright? Now, I know that the Bible is like a giant jigsaw puzzle. Di po ba? Napakaraming detalye, napakaraming mga lugar, napakaraming tao, napakaraming events, and sometimes we have a problem connecting one event and with another or another person to another event. Minsan nag-iisip yung mga tao, sino nga ba to si Elisha? Abay, si Elisha po, yan po yung asawa ni Elijah. Di ba medyo nako-confuse tayo, akala natin asawa ni Elijah yan. But friends, ang goal po na Apollos Project is not to solve a puzzle but to provide you with the big picture of the puzzle. Alright? I'm not here to solve your puzzle. Ang goal ko lang po ay mabigyan po tayo ng big picture. Because you cannot solve a puzzle without the big picture. If I ask this group this morning, I know more than half already attended level 1, level 2, so alam nyo na yung sagot dito. But for the sake of those who are here for the first time, sino po dito yung mga nag-i-enjoy ng jigsaw puzzle? Come on, wag po kayo mahiya, taas lang po ng kamay. Yung mga nag-i-enjoy po ng jigsaw puzzle, meron po tatlo doon, apat, sino pa po, lima? O ba, mga lima nag-i-enjoy ng jigsaw puzzle. Meron pong article dito po sa USA Today. Sabi po rin sa article, one of the early warning signs of mental illness is enjoying jigsaw puzzle. Kaya, babantay-bantayan po natin yung mga nagtaas ng kamay. Baka po may mangyaring dyan mamaya. Wala pong ganung article, nagbibiro lang po tayo. Alright? But definitely, what we want to do to pong jigsaw puzzle is to provide you with the big picture. Ang big picture po ng Apollos Project, we think that the preacher is like a tightrope walker. Yung pong preacher ay para pong tightrope walker. And to be able to do this, kailangan po ng pastor ng balancing pole. And there are two things you need to balance sa ating pong preaching. You need to be biblical on one side, and then you need to be contemporary on the other side. Yan po yung pangangailangan natin. So that means, as the pastor preaches, we need to go back to the world of the author, yung pong ginagamit nating talata. So that means, we need to go to the ancient text. Paano po iintindihin ito pong naisulat thousands of years ago? Ano nga ba yung tunay na mensahe ng original author to the original audience? Yan po yung trabaho ng exegesis. Alright? To find out what was the original intention of the author to the original recipients of the letter. Yung mensahe na yan ay dadalhin natin sa 2016 na audience. Ito na po, ito po yung ating modern audience. So ibabalanse po natin yan. Hindi tayo dapat lilihi sa original intention ng author, but at the same time, we want to be
relevant to the needs of those of our audience today. So yan po, ito pong tension na to, ito pong ancient text and the modern audience, yan po yung hinahanapan ng paraan. Paano natin mariresolve yung distance na yan na thousands of years ago and then our modern audience. So kapatid, ito pong ancient text and modern audience, lahat po ng mga authors, lahat ng libro, they're trying to find a way how to bridge this gap. Alam naman po natin na dalawa pong factors at least dito, yung nagbabasa at yung binabasa. Sa nagbabasa po, sa nag-aaral, may tatlong factors na po dyan. Number one, nandyan na po yung kanyang personal bias, meron po siyang cultural bias, meron po siyang theological biases. Lahat po tayo biased readers. Wala pa po ako sa manual, introduction pa lang po ito, no? Okay? Lahat po tayo biased readers. Hanapan po natin ng paraan, paano po natin ma-overcome itong bias natin para hindi po ma-violate yung integrity ng salita ng Panginoon. Kasi pagka in-impose natin yung bias natin ng the text, abay, hindi na po yun yung mensahe ng Biblia. Alright? So yan po yung level 1 na pinag-aaralan natin. But then on the part of the text, meron pong at least 6 gaps dyan. May chronological gap, may geographical gap, may cultural gap, may language gap, merong literary gap, and then of course, merong spiritual gap. So yan po yung dalawang bagay na kailangan natin hanapin ng paraan para ma-put together natin and then we can understand the Bible accurately and then preach it adequately. So friends, ito pong tension na to between the ancient text and the modern audience. Lahat ng authors, hinahanapan po nila ng paraan. Yung aking pong professor sa doctoral studies sa North Carolina, si Dr. Wayne McDill, he came up with a book. Sa kanya pong libro, sabi niya mayroon pong 12 specific skills on bridging the gap, the ancient text and the modern audience. So pinag-aralan po namin yung 12 na yan. Simula po sa paghahanap ng passage na ipipreach mo hanggang tatayo ka na sa pulpito. Sabi niya yan, 12 na yan, magagaydan ka na paano mag-preach accurately and adequately. 12, sabi niya. Ngayon, standard reading sa seminary, si Haddon Robinson. Sabi naman ni Haddon, may 10, hindi 12, 10 lang. Sa 10 na yan, stages na yan, you can already bridge the gap between the ancient text and the modern audience. So sa seminary, pinag-aralan namin yung 10 na yan. Mula sa pagpili ng passage hanggang sa pagtayo, introduction and conclusion ng sermon mo. Sabi niya, sa 10 na to, matututunan mo paano mag-preach ng expository sermon. Eh, may meron pa pong pangatlong author, sabi niya, hindi 12, hindi 7 lang. Sabi naman dito ni David Dockery, meron daw 7-step approach in bridging the gap between the ancient text and modern audience. Yung 7, sabi niya, introduction, yun know, yung pagbabasa mo ng Biblia, hanggang sa proclamation, pagtatayo ka na, pagpre-preach ka na. Ngayon, sa dissertation ko po, pinag-aaralan ko, anong habang paraan dito? Eh, mga Pilipino yung target audience ko. Sabi ng isa, 12, isa, 10, isa, 7. Abay, sabi ko naman, dahil Pilipino to, kailangan i-simplify natin ng konti. Sabi ko, yung drawing po na yan, yung 3 fingers, sabi ko, posible siguro 3 lang. Posible siguro 3 ang main, you know, stages that we have to go through to bridge the gap between the ancient text and the modern audience. So, ito na po yung 3. Yung una po ay tawag natin exegetical investigation. So dito po sa exegetical investigation, yan po yung first phase. Ang tanong po natin, later on yung tanong, wala pa dito sa PowerPoint ko. Yung pangalawa po ay tinatawag natin theological reflection. Pagka nakuha na po natin yung original meaning ng author, i-shape po natin yan into a sermon, yan po yung theological reflection. How do you shape it into a sermon para relevant sa audience natin ngayon? And then the third phase is the homiletical presentation. Yan po yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Pagtayo mo na sa pulpito, how do you present it without boring your audience? Alright? Yung tamang delivery. So, ngayon, ang ginawa po natin dito sa 3 phases na to, yung pong exegetical investigation actually has 7 steps. Meron po yung 7 letter R's. 7 steps po yan para makuha natin ma-exegete yung passage. Ngayon, ito pong pag-prepare ng sermon, yung pong theological reflection also has 7 steps para mag-guidean ka paano mo isusulat yung sermon. And then, pagtayo mo na sa pulpito, ito pong homiletical presentation also has 7 steps. So, ibig sabihin, lumalabas ilan lahat? 21 lahat. And so, medyo mas lumawak pa pala. Pero kapatid, ang ginawa natin dito,
sinummarize muna natin sa tatlong bahagi ng gawain, you know, three portions that we need to... By the way, I'm talking in English and Tagalog. Everybody understands Tagalog and English, di ba? Nabay mga Bisaya din eh, nabay mga Cebuano din eh. Uy, daghan di ay. Pwede di ko magbinisaya di ay. Di ito. So English and Tagalog, okay tayo. So ang ginawa po natin dito, we divided the description, yung pong paghahanap ng original meaning, pag-prepare ng sermon, at saka yung pag-preach ng sermon. Ginawan po natin ng paraan ng seven steps, para po mag-guide na mabuti. Kasi yung target audience po natin are pastors who have not been through Bible school or seminary. Yan po yung target audience po talaga ng Apollos Project. Christians na hindi po nakadaan ng formal theological education. Alright? So hinimay-himay po natin yan hanggang maging 21 steps all in all. Alright? So dito po, sa exegetical investigation, yung una po natin tinatanong dito, let's read this together. Ready, read. So yan yung una natin tinatanong, what is the original message of the author to the original audience. Yung pangalawa po na phase is theological reflection, the question we're trying to answer, everybody read. So ngayon, from the original message, dadalhin po natin niya sa relevance niya to our audience today. And then finally, yung third phase, which is our study today, homiletical presentation, all together, ready, read. That will affect change. What is the best way to communicate? So, ibig sabihin, iba-ibang klaseng audience, iba-ibang klase ang the way we communicate it. Alright? Kung mga bata po yung ating mga audience, Sunday school po yan, abay, hindi po pwedeng isang oras nakaupo ang mga bata. Ang kanila pong attention span ay napakaikli. So, we need to find a way how to best communicate what the Word of God is saying. Mga adults, 15 minutes lang po, attention span, maximum na po yung 15 minutes. If you preach for 30 minutes, at ang attention span niya only 15 minutes, first 15 minutes nakaganyan, the last 15 minutes nakaganyan. Kaya hanapin ng paraan, paano natin may extend ang attention span. Every time I ask you to read, I'm trying to extend your attention span. Alright? Kasi inaanto ka na sana, tapos biglang nagbabasa siya, uy, nagbabasa. You know, medyo magigising ka ng konti. So we're trying to find a way how to extend that attention span. So again, welcome everyone to the Apollos Project. Dito po, ang assumption po rito, you've gone through hermeneutics. Yan po yung level 1. At dito po sa hermeneutics sa level 1, nakita na po natin yung pinaka-proseso. Magsisimula po tayo sa hermeneutics. And then yung mga principles na yan, kapag in-apply natin sa Biblia, ang tawag po dyan ay exegesis. Once you exegete the passage, nakuha na po niyo yung original na meaning, you need to shape that into a sermon. At pagka yan po yung exposition, dalawa pong klase yan. If you communicate it behind the pulpit, that is called homiletics. Inside the classroom, that is called pedagogy. Ang ultimate desire po ay to edify, which means to build up. Ang layman's terms po natin, hermeneutics is what we call the recipe. Exegesis is what we call the actual baking. At ito pong exposition is what we call the actual serving in bite-sized slices sa Sunday morning pag tayo po ay nagpre-preach na. So yan po ang pinaka-proseso. That's the big picture of the process. So dapat po, tapos na tayo sa hermeneutics. Dun, para sa hindi pa po nag-take up ng level 1, basically ito po ang aming pinag-aralan. The Bible is a human book, but also it's a divine book. Alright? Yung first 6 po na rules ng hermeneutics, you need to read it grammatically. Understand it grammatically. That's the first approach. Pangalawa, you need to understand it historically, culturally, contextually, literarily, and logically. Ito pong last 4, para po yung above the ground dito, ito po ay below the ground, ito pong 4 na to ay convictions. If you believe the Bible is divine, eh, 4 po ang convictions natin. Because it is divine, it is inerrant, meaning without error, it is authoritative. Ang pastor po hindi po ang authority sa simbahan. The Bible is the authority in the church. Kaming mga pastor, we subject ourselves to the authority of the Word of God. Nagkakamali po kami. Alright? And so the authority is the Bible. It has unity, but then it has mystery. The finite mind cannot be contained in the finite mind of man. So parati pong
may mystery po. There's some things that we cannot completely understand. All right. So, dito po sa exegetical investigation, we learned 7 steps. Ito po yung ating pinag-aralan sa level 2. Dito po, we need to read the passage like a pro. Pro stands for read it purposefully, read it repeatedly, and read it observantly. So sa level, by the way, yung hindi pa po nakaten ng level 1 and level 2, next Saturday po sa Galleria, basement ng Galleria, River of Life, River of God Church, we will be doing a level 1, level 2 po ngayong Sabado. So I think it's 9 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon. So punto po kayo doon sa Galleria, nandun po sa River of God, tanungin nyo na po yung mga guards doon, basta na sa basement po yan. Dalawang Sabado po yan, covering level 1, 2, and 3. Alright? So para po, para sa hindi po naka-go through ng levels 1 and 2. And then, you need to realize your subjectivity. That means you need to realize your biases. We need to be aware of our biases para hindi po natin to ma-impose on the text. Number 3, we need to retrace the historical background. Kaya kailangan po natin ng konting research dito. Number 4, kailangan po natin i-relate yung passage contextually para hindi po out of context yung paggamit natin sa salita ng Panginoon. And then, bawat item po dito sa Bible, there's a particular literary genre. That means, you don't read the Bible the same way all throughout. Nagdidepende po yan sa genre niya. At yung binabasa natin, hindi rin po lahat literal, meron pong mga figurative language. So again, pinag-aralan po natin sa level 2 yan. And then you need to research the meaning of keywords and phrases. And then finally, we learned how to rewrite the passage using a structural diagram. Gagawin din po natin yan mamaya-maya. At I think this afternoon, ito pong rewriting a passage using a structural diagram. Kailangan po yan para sa outlining. Kung kayo po ay sanay na gumawa ng outline sa inyong sermon, yun yung sermon natin minsan, may point 1, may point 2, may point 3, di ba? Yan yung may structure yung sermon. Now, we're not saying na dapat lahat ng sermon mayroong mga point 1, point 2, point 3. Hindi naman po. Depende po yan sa style ng pastor. Alright? Pero mas susundan po natin yung sermon, may point 1, tas point 2, point 3, depende po sa inyong outline. But as I've said, some preaching, walang point 1, walang point 2, walang point 3. Yung sermon po nila, mga pointless. And so, no, I'm just joking. Ibig ko lang sabihin, wala pong mga points, alright? Yan lang pong ibig ko sabihin. So, read, realize, retrace, relate, recognize, research, and then rewrite. So, dito po, sabi na natin, you need to be balanced in two areas. You need to be biblical on one side, you need to be contemporary on the other side. To be biblical, yan po ang ating exegetical investigation. Yan po yung 7 letter R's. Read, realize, retrace, relate, recognize, research, and rewrite. So, nagawa na po natin yan. Napag-aralan na natin yung talata, yung passage. Ngayon, how do you shape the sermon? Ito na po ang level 3. Homiletics na po. Dito po, magsisimula tayo sa theological reflection. Theological reflection. So, we're ready to go? Ready na po ba kayo? Simula na tayo. All right.